Oh, hindi raw sabi yun. Oh. Ito pa. Ano ba yung sabi dito ni Kwan? Meron pa rito mga nagsalita eh. Mga kaibigan eh. Itong si Bato, di ba? Na laging sinasabi, Kwan daw yan. Naisip ko kasi, sabi ni De La Rosa, if the US, kung ang US daw, China, Israel, at ibang mga bansa ay tumangging sumali sa ICC. I don't see any compelling reason. Laro siya nakikitang anumang dahilan. Ha? Why are we going to rejoin and allow them to meddle with our internal affairs? Alam nyo kung hindi nangangatog sa takot si De La Rosa, hindi magsasalita ito eh. Alam nyo kung ba't siya nagsasalita? Kasi kasali siya eh. Sa kakasuhan eh, mga kaibigan. Gusto niya ngayon, idamay niya lahat ang mga mamamayang Pilipino para magkaroon siya ng proteksyon. Wala itong iniwan doon sa nabigong kudeta labang kay dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ha? Na nila Enrile. Nabigong kudeta ni Enrile. Ha? Walang iniwan yan doon. Na nung siya po ay naghangad, ha? Na maluklok sa pinakamataas na kapangyarihan, pero pumalpak, mga kaibigan, yung kanilang plano dahil nabuko. At nung nabuko, mga kaibigan, nanganib ang kanyang buhay, lalo na yung buhay ng mga naniwala sa kanya. At meron ding masamang paghahangad, mga kaibigan. Oh, nang akala meron silang pinaglalaban. Eh kung may pinaglalaban sila, di unang-una na nilang nilabanan yung sarili nila. 'Di ba? Kasi kasali sila sa mga lahat ng nangyari sa administrasyon ni Marcos. Kasali sila sa martial law. Lahat ng abuso, kasali sila ron. Oh, hindi ba? At inamin naman niya, nung gipit na siya, para sumimpat siya ang tao para makumbinsi nilang proteksyonan sila ng mamamayang Pilipino sa tulong ni Cardinal Sin, mga kaibigan, ay pinagtapat niya na inutusan ako anya, nandaya ako sa eleksyon, snap eleksyon, utos ni Presidente Marcos. Ayan. Oh, edi pinagtapat niya lahat. Marami siyang pinagtapat na natala na sa kasaysayan. Ha? Kasi napakaraming media na ang nakaba ang nakasulat nito, marami na sa buong mundo nakabasa niya. Pwede niyong pagtakban dito yan, mukha ng ginawa ni Hitler, sinusunog ang libro para walang matutunan ng mga tao. Dito naman ay gustong baluktutin ang kasaysayan natin, gumagamit pa ng pelikula. ito. Sabi ni De La Rosa, naisip ko kasi, if the Russia, US, China, Israel, and other countries refuse to join ICC, I don't see any compelling reason why we are going to rejoin. Kinakatwiran niya, ginagamit niya sangkalan yung US. Eh, hindi naman nga miyembro yun. Ikaw na nga nagsabi. Hindi miyembro yun. Ba't mo sila pakikialaman? Ayaw. Tayo yung miyembro. Ha? Mga kaibigan, wala naman daw dahilan para tayo lumahok ulit. Ibig mo sabihin, nakabase rin yung paglahok natin. Asan ang sovereign doon? Di ba? Asan ang kasarinlan doon?
Kung ibabase mo pala sa gusto nila, kung hindi sila membro, dapat hindi rin tayo membro. Kaya sila hindi membro, lalo na ang US. Ang US may sariling justice system. Gumagana yun. Kaya hindi nalalabag ang karapatan doon, mga kaibigan. Sa Russia, komunista yan eh. Yung China, komunista yan. Hindi sila pwedeng mag-membro dyan dahil diktadorya sila. Ang Israel, wala silang ganyan na leader. Nakita mo ron, pag pinababa, baba. Di ba? Oh, kamag-ana ko pa yung nakaupo ron, di ba? Ano apelido? Ayan o, napapanood ninyo sa screen natin, di ba? Pamagat ng programa natin. Yan ang apelyido ng acting prime minister. At siya rin ang gumawa ng paraan para mag-resign na yung dating prime minister. Hindi itong pinalitan niya. Yung nauna rito. Kaya napilitang magbitiw yun dahil dito sa nakaupo ngayon. Eh kasi respetado ito. Papatuloy natin itong sinasabi ni Batogs. Si Bato. Ano sabi niya pa, mga kaibigan, patungkol dito sa ICC? Eh kasi sabi niya eh, ano raw eh, which is tantamount, ito raw pakikialam ha, bakit daw natin papayagang makialam sa panloob nating affairs, ha? Itong yan daw ay katumbas ng isinusuko natin ng ating kasarinlan bilang isang bansa, mga kaibigan. Eh, nung pumatay kayo, eh, laban sa bansa, hindi naman kami kasali, hindi naman ninyo pinakikinggan ang mamamayan at ang bansa, di ba? Kasi ang mamamayan, yun din yung bansa, di ba? Oh, eh, bakit nung maiipit ka na, kasama na? Kaya parang nung kay Enrile yan eh, di ba? Hiningi na tulong ng mamamayan nung nabuko na sila, di ba? Eh sana nung bago kayo mabuko, sinabi na ninyo, di ba? Oh. Eh, ang totoong issue rito, hindi naman sovereignty, mga kaibigan eh. Hindi soberenya ang issue ni Bato rito. Ginagamit niyang kumot na pantakip sa kasalanan nila yung pong sovereignty. Ano issue rito, mga kaibigan? Hindi totoo yung rejoining. Ha? Hindi yun ang issue, yung rejoining. Hindi yun ang issue. Ano issue? Avoiding, mga kaibigan. Umiiwas sila. Ha? Ngayon, mga kaibigan, eh hindi ho yan. Ang liwanag niyan eh. Avoiding ito eh. Iniiwasan nila na sila ay mapanagot. So, bakit idadamay nyo? Sasabihin nyo, rejoining, mga kaibigan. Di ho ba? So, eh alam mo palang hindi member yung US. Eh ba't hindi mo alam na gumagana sistema ron? Kaya nga hindi makapasok ngayon doon, wala ka ng visa eh, di ba? Kasi gumagana. At gusto nila ay gumana rin ang sistema ng batas natin, sarili nating batas. Yun ang kabuluhan kung bakit merong ICC. Mga kaibigan, kapag ka sa isang bansa na kanilang miyembro ay hindi gumagana ang hustisya, kailangan silang pumasok. Yun ang kanilang mandato sa ilalim ng kasunduan. May mga mandato sa ilalim ng kasunduan. Yun yung ginagamit ng ICC. Sabi nga eh, avoiding is something. Rejoining is another thing. Diba, mga kaibigan? Avoiding kayo eh. Hindi naman kayo, umiiwas kayo eh.
Yan eh, pag-iwas. Tapos, ginagamit niyong kumot, sovereignty ng Pilipinas. Hindi sovereignty ng Pilipinas ang pinaglalaban ninyo. Itong gulong ito sa Taiwan, kung tayo madadamay dito, eh sino may kasalanan? Yung administrasyon ninyo. Di ba? Nung pulis ka at kasama mo yung mga general sa Armed Forces of the Philippines na pumabor sa, anong tawag dito? Pumabor sa pagpapatuta sa China. Ito ah, uulitin ko sa inyo, may isang associate justice in-appoint, di ba? Ang apelyido Padilla, babae yun. Napalathala na lamang, huli na, nang mapalathala sa pahayagan, yung kanyang mga naging sagot sa naging interview sa kanya ng JBC, pati na dun sa ibang kandidato sa pagkamahistrado ng Korte Suprema. E na-appoint na ito, ha, pagkatapos na dumaan sa JBC. Na-appoint eh. Pero, tandaan ninyo si Padilla, sa sandali lang, wala pa yatang 2 buwan, early retirement na ang ikinakatwiran ni health reasons. Pero, bago siya mag-resign ay lumabas. Pero na-appoint na siya, nakaupo na siya. Lumabas yung interview ng JBC. Siguro yan ang ginamit para tanggalin siya sa pwesto. At yung pagre-resign niya, ako hindi ako naniniwalang nagbitiw siya sa ganang kanyang sarili. Kung hindi, pinag-resign siya. Yun ang paniwala ko, mga kaibigan, si Justice Padilla. Bakit? Kasi sa interview sa kanya, mga kaibigan, ang naging sagot niya kung siya ang ano ang palagay niya doon sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Ano naging sagot niya? Ang sagot niya, hindi anya matatakasan ng Pilipinas ang pananagutan sa panahon na tayo ay miyembro pa ng ICC. Sa madalit sabi, alam din nila yung batas. Eh, maestrado ka eh, di ba? Eh, kailangan alam mo yun. Yun ang naging sagot niya eh. Kaya, later on, after a while, nag-resign. Mga kaibigan, siguro hindi nakabuti kidigong nyo. Ha? Kasi pinipilit nila, wala silang pananagutan. Ayaw nilang managut eh. Di ba? Ayaw nyo lang yun. Pero, hindi nangangahulugang, hindi kayo pwedeng panagutin. Mapapanagut kayo. Sapagkat, yung mga pinapananagut sa inyo, nakasalanan ninyo, ay nangyari sa panahong kayo ay miyembro pa. O ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC, hindi pa kumakalas. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Sa Facebook, kailangan ba nilang ano? I-like nyo lang yung Percy Lapid Fire. Ha? Meron tayong page eh. Kung sino-sino pinakikinggan ninyo walang kwenta eh. Hindi ka, di ba? Doon kayo sumusunod eh. Sa bayan
isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli, pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay babalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Sabayan po, mapapanood tayo sa ating FB Live. Alas 10 ng gabi po yan hanggang kung anong oras po tayo matatapos. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Menardo Guevara. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.